magpapaano tayo ng servo. Ito, kasi may check engine siya parati. So, kailangan natin ng servo eliminator. Meron dun sa may Weltec. At pupuntahan natin. Traffic na lugar to, itong intersection. Ginagawa kasi yung sa taas, yung sa taas yung ginagawa. Yung mga papunta doon, yung mga dadaan sana ng Lasatin, kasi nga ginagawa yung daan doon sa may Lasatin, dito na dumadaan. Kaya medyo madami yung dumadaan dito ngayon sa baba, sa may intersection. Kaka-traffic, mabigat yung traffic. Maganda nung pandemic, pwede naman kasi na work from home yung mga tao, bakit pinagtatrabaho pa kaya? Dito maluwag, pagdating doon mabigat na intersection. Ayan o, bumper to bumper. Dapat para doon tayo dumaan sa may ano, Kia. Malayo na yan, dito na. Dito naman na tayo. Sir, nandiyan pa yung ano, servo eliminator na binibenta niyo, sir? Nandiyan pa rin yung ano, sir, check engine. Oo, sir. Tawagin ko lang, sir. Natin kung anong meron, tulak, pistrom. 1189 yung blue nito. Maganda to, kasi tested na to yung motor ko, ang ganda ng makina nun. Ang hindi lang maganda dito yung kanyang LCD, kanyang instrument panel o yung console o yung dashboard. Hindi maganda yung display. Pero may nabibili nito, 54,000. Mapapalitan mo yung display niya. Basta lagyan mo na lang slider. Maganda yun yung shock nito eh. Ito lang medyo awkward to. Kaya lang gusto ko ito yung kulay blue. Pero plus 20,000 yan pag blue. 1,189,000 pag blue. Maganda na rin yung itim. Maganda ng kanyang pintura. Parang flat siya na... hindi siya glossy pero ang sarap hawakan. Naka Brembo na rin to, kaya lang hindi stilema. At naka Showa siya, may baso dito. Fully adjustable yung suspension ito, kaya lang electronically controlled suspension. Ano sir? Nandun pa sir? Pwede pa? Sige sir. Paano pa sir? Next week ko na rin bayaran? Sinabi ko kasi, asan gas niya? Pwede daw muna natin i-try. Kung sila, balik natin. Ah, sige sir. Ah, sir. Sige sir. Yung number ko, iwanan ko na lang number ko. Diretso tayo ng Angeles ngayon. Tingnan natin yung bagong NMAX. Uy, ang ganda nito. 450S. Ah. Traffic na pagdating dito sa papuntang Angeles. Dami na sasakyan. Grabe oh. Pero ano lang naman to, hanggang doon. Hello, tatlo pang traffic light.
na-enjoy yung aso. Hello be. Grabe traffic. Although kung ikukumpara mo siyempre sa Manila, mas mild yung traffic dito. Pero itong traffic na to, matindi, grabe na to dito. Biglang dumami yung mga sasakyan. Yumaman yung Pilipino. Kaya hindi bumababa yung presyo ng gasolina. Ang dami yung sasakyan na nagagasolina. Base sa principle of supply and demand, mataas talaga yung demand. Uy, ang una nating mararating ay ang Honda Big Bikes ang Odyssey. Ng ADB, XADB. Hindi, uy. Doon pala. Sa XADB kasi, makakaangkas ng maayos yung misis pag pupunta kami sa malayo. Ibang motor kasi hindi pwede. Uy! Tingnan natin kung meron. At ang pangarap ko ng motor dito, yung tawag dito, yung CBR, 1000RR. Yung tinatawag na Fireblade. Ito lang yung kaibahan sa Suzuki doon, GSXR nila. Naka-style niya mo to. Tapos yung suspension niya naka-Wollins sa harap saka sa likod. Pareho siya, electronically controlled suspension, ERC. Pero alam ko ito 2022 yung sa kabila, 2023 yun. Pareho lang sila. Isa to sa mga pinagpipilian natin. Kasi kung ito nga yung bibilihin ko kaysa doon sa GSXR. Ang maganda kasi dito yung suspension niya, hindi siya pang truck na matigas, pang ano talaga siya pag road. Ma-enjoy mo kung gagamitin mo lang din sa dito kasi malambot yung shock niya. At wala siyang radiator guard, yun lang kulang niya. Pero kabilaan, pero naka ano lang siya, cable lang siya, hindi siya naka ano tawag doon, hindi siya naka hydraulic. Punta naman natin dito ngayon, ang X-Max, bagong X-Max kung meron sila. Ang problema, pag may hinahanap akong maayos na motor, daming nakapila. Meron pang nakapila doon, XADB. Ang susunod natin na pupuntahan, itong Yamaha Y-Zone. Y-Zone ba? Y-Zone? Dito lang. Yan lang, yan, pabilang. Ito na, Ribzone pala. Yamaha Ribzone, Angeles City. Tapos mamaya, punta tayo dun sa V-Bikes. Uy. Wala kayong X-Max, sir? X-Max? Walang X-Max sila. Yun ang mahirap. Mayroong mga bago. Pag nilabas nila yung bago, wala kang makikita. Yung ibang mga Japanese bike, overrated. Ang pinaka-underrated na Japanese bike, yung Suzuki. Pinakamagandang makina. Kaya gusto ko yung GSXR. Kaya lang, ang problema dun yung display niya, LCD. Naka-LCD pa siya. Hindi pa siya naka-TFT. Maganda kasing tingnan pag naka-TFT. Tapos hindi sila nagbago pa ng design. Ano pa rin yung design nila? Ano tawag dito? Yung parang Cyclops. Hindi katulad dito na naka-stack projector light, yung headlight niya.
exciting. Meron kayong XADB, sir? Po? XADB? XADB, Honda XADB, wala. Magkano yung T-Max, sir? Ito yung T-Max na. Check lang natin sa page natin, sir. Ha? Check lang po natin sa page natin. Oo. Ito, sir. AK. Okay. Yan, sir. AK 550. Magkano, sir? Magkano, sir? Ayun ang kayo. AK 550, 12K mileage, 435. Ayun, 435. Anong ano to, sir? Anong model? Ito, sir? Oo. Pagkakalam ko, 21? Mm. Yung mileage niya? Itong oh, sir. Mm. Itong sa ano natin, 315. Yung dito sa light, exciting 400. Dito sir, 495. 10K mileage. 19 siya acquired, pero 18 ang model nito, alam mo. Mm. Hirap magharap ng XADB kahit second hand. Wala tayong hanap ngayon. Restol naman tayo. Uy. Ano ba, Restol? Ayun. Sa harap ng, ano yan? Goodyear. Harap ng Goodyear. Ito na. Restol. Tingnan natin kung ano meron dito. Ay, nako. Ay, sarado. Wala silang bike ngayon. Wala kayong bike? Na ano? Yung adventure bike o? Wala. Yung TRK. Masyadong bike. Doon tayo sa BMW. Dito sa BMW, available dito yung mga motor nila. Ang dami. Kaya lang, yun nga, pag bibili tayo ng motor nito, ng motor dito, ibebenta muna natin yung S1000 Suzuki GSS X1000 ko para makabili tayo ng motor na ganito kasi mahal siya eh. Ito, maganda rin to. Ayun. At ayoko nung bitawan yun, maganda kasi yun yung S1000 na yun, nakaka-enjoy, nakaka-enjoy siya gumitim. Ito, dami oh, kaya available to, grabe dami. Oversupply. Ito yung pangarap ko ngayon na motor, S1000 XR. Napakaganda niya. Eh, gusto natin na sports touring. Sa lahat ng sports touring na nakita ko, ito yung pinakamaganda. Ito kasi adventure touring to eh. Like, sports bike na pang touring. Kasi hindi siya nakasubsub. Naka ano siya, naked yung handlebar niya. Quick shifter. Ang daming features nito. Merong cruise control. Quick shifter na siya. Tapos ang itsura niya talaga, ang angas. Ito yata. Ano pa to? Ayan natin. Hindi na. At meron na siyang steering damper. Alam ko meron tong steering damper. Ah, hindi ko makita kung nasan.
Ay, wala. Wala siyang steering damper. Delikado to. Napakabilis ito eh. Maabot to ng 270 kilometers per hour yung takbo nito. Ito, meron siyang steering damper na dito. Hindi nakikita. Ito yung steering damper. Kasi hindi pwedeng mawalan to ng steering damper kasi sobrang bilis nito. Ibang klaseng bike to. Sports bike na pang touring. Meron na siyang auxiliary light. Hindi mo na kailangan pagpakabit ng auxiliary light. Ang kulang lang dito is slider sa itong radiator guard. Tapos nun, wala na. Okay na. Lahat okay na. Yung mga rear seat naman niya. Magaganda na. Premium na. Tapos ang kagandahan nito, inline 4 to. Tapos marami siyang carbon part. Ang front fender niya, carbon. Kaya lang, itong kanyang brake caliper. Ano lang to, hindi to yung high-end ng Brembo. Yung high-end kasi ng Brembo, yung katulad dun sa kanina sa may Honda CBR1000RR, yung Fireblade, naka-style lema. Ito yung caliper niya, naka-M4 yata yan. Pero okay na yan. ABS naman yan. Parehas lang yan kumakagat. Saka yung brake caliper niya sa likod, naka-BMW siya. Pero may tiwala ako sa BMW kasi ano to eh, German technology. Matitibay to. Saka yung rear fender niya, carbon fiber. Kaya nga lang napakaiksi. Matatamaan mga putik dito. Nakakarating dito. Kailangan mahaba to ng konti. Tapos yung ano niya, ano to? Yung kadena niya gold na, gold chain. Nakikita natin to. Quick shifter. Up and down yan. O bi-directional quick shift. Tinatawag. Sports touring to. Kaya yung kanyang makamag-wheel set. Yung exhaust niya naka-acrophobic na rin. Full system to. Kaya lang ano to, anong tawag dito? Eh, makikita mo, ibig sabihin ito, napakalaki, may box siya. Ano bang tawag dito? Bin box. May box siya dito sa gitna, midpipe. Ang ibig sabihin ito, Euro 5 compliant. Anyway, kasi galing naman ito ng Europe, talagang magiging compliant siya sa Euro standard. Hindi yan, ibig sabihin, hindi maingay yan. O ito, ang pinakagusto natin sa mga nakita natin ng bike. Ang nadaanan natin. Ang problema lang nito, may sabitan pa siya ng panero. Ang problema nito, lahat ng mga accessories nito sa BMW mo lang mabibili. O bibili ka nito ng top box. Meron na siyang bracket. Sasaksak mo na lang dyan yung top box. Oh. Naka 5 inches, ano na rin siya. TFT display. Push button yung start niya. Nakalagay dyan, oh, power on off. Keyless na rin siya. At meron siyang talagang, ito yung tinatawag natin na cruise control. May set siya. Paano ba boss? Uuwi na tayo. Mangarap na lang muna tayo. Wala tayong pambili niyan. Sir. Thank you sir, thank you. Wala yung ano ko. Automatic. Yaman sir. Yun nga, nandito. Tayong luwaan, bigo at walang pambili.